Magandang umaga, Pilipinas. Salamat sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Oras, isang minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga. Good morning, Kuya! At magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Marso taong 2023. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maghatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Mga magsasaka at mangingisda pa rin ang pinakamahirap sa Pilipinas noong 2021 ayon sa 2021 Poverty Statistics ng Philippine Statistics Authority. Hataw Balita. Ilang senador nangamba sa posibleng epekto ng isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian na tuluyang pag-ban sa Philippine offshore gaming operators sa bansa. Hataw Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa pinayuhan si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na tutukan ng kanilang mga empleyado. Hataw Balita. United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defender Mary Lawler inimok ang gobyerno ng Pilipinas na magpasa ng batas na poprotekta sa mga human rights defender. Hataw Balita. Korte Suprema binigyang diin na isang uri ng psychological violence sa mga kababaihan at mga bata ang pangangaliwa ng isang ama. Hataw Balita. At panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan bukas, March 28. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, mga magsasaka at mangingisda pa rin ang pinakamahirap sa Pilipinas noong 2021. Batay sa 2021 Poverty Statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 30.6% ang poverty incidence rate ng mga mangingisda, mas mataas kumpara sa 26.2% noong 2018. 30% naman ang poverty incidence rate ng mga magsasaka noong 2021, bagyang mas mababa kumpara sa 31.6% noong 2018. Kabilang din ang mga bata at ang mga nakatira sa rural areas sa mga pinakamahihirap noong 2021. Ayon sa PSA, ang mga nabanggit na sektor ay ang mga kabilang din sa mga may highest poverty incidence noong 2015 at 2018. Malaking bahagi rin sa kanila ay kabilang sa mga pamilyang may kita na mas mababa sa official poverty threshold kumpara sa mga nasa ibang sektor. Hataw Balita. Posible umunong mas malala pa ang kalagayan ng mga mangingisda at magsasaka kumpara sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan nanguna ang mga nasabing sektor sa pinakamahihirap sa Pilipinas noong 2021. Ayon sa Chairman Emeritus ng Farmers Group na Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na si Rafael Mariano, hindi nasusukat ng buo ng mga numero ang tunay na kahirapan ng mga magsasaka at mangingisda, lalo na ng mga nasa malalayong lugar. Anila hanggat hindi nababago ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga polisiya na patuloy na nagpapahirap sa mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, hindi masosolusyonan ang napakatagal ng problema sa kahirapan. Hataw Balita. Sinasalamin ang 2021 Poverty Statistics Report ng Philippine Statistics Authority o PSA ang harsh reality o tunay na kalagayan ng mga mangingisda sa bansa ayon sa grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya o ang pamalakaya. Kaya hindi na anila sila nagtaka sa ulat ng PSA na ang mga mangingisda at mga magsasaka ang pinakamahihirap sa bansa. Gayunman, isang malaking kabalintunaan at insulto anila ito sa bansang agrikultural at pinaliligiran ng karagatan. Ayon sa pamalakaya, dapat magsilbi itong hamon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gumawa ng mga konkretong hakbang para tugunan ang mga hinaing ng mga mangingisda bilang kalihim ng Department of Agriculture
responsibilidad ang nila ng Pangulo kung mananatiling nasa laylayan ang mga mangingisda sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Hataw Balita. May agam-agam ang ilang senador sa isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian na tuloy ang pag-ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Bilang sa kanilang ikinukonsidera ang nasa 20,000 Pilipinong posibleng mawawala ng trabaho mula sa POGO industry. Mungkahi ni Senator Sani Angara, bigyan ng sapat na panahon ang mga POGO bago tuloy ang ipasara. Bagaman nire-respeto ng senador ang naging resulta at mga ebidensya ng negatibong epekto ng POGO sa bansa. Kulang anyang 3 buwan para tapusin ang operasyon ng mga ito, lalo na ng mga POGO na may mga malalaking investment sa Pilipinas. Binigyang diin ni Angara na dapat mabigyan ng mas mahabang panahon ang pag-phase out sa mga POGO na legal na nag-ooperate sa bansa at magbayad ng maayos na buwis at benepisyo sa mga manggagawa. Sa ngayon, patuloy ang pagpapaikot ng committee report ni Senator Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador para makakuha ng sapat na pirma. Plano ring sponsoran ni Senator Ronald De La Rosa ang report ng kanyang komite na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga sa POGO-related crimes sa Pilipinas sa pagbabalik sesyon sa Mayo. Hataw Balita. Isang welcome development para kay Senator Bato De La Rosa ang pagkakatalaga kay Gregorio Katapang Jr. bilang direktor o Director General ng Bureau of Corrections. Payo naman ni Bato sa bagong talagang hepe, tutukan ang mga empleyado ng Bucor. Ayon kay Bato na dati ring naging Bucor Chief, nagkakalakas ng loob na gumawa ng kalokohan at krimen ang ilang mga preso dahil nagkikipagkuntsabahan sila sa mga kawaning dapat sana ay nagbabantay sa kanila. Dapat anyang kilatasin o kilatisin isa-isa ni Katapang ang mga nasasakupan nito at gawa ng karampatang aksyon ang mga pasaway na empleyado. Hataw Balita. Inimok ni United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defender Mary Lawler ang gobyerno ng Pilipinas na magpasa ng batas na poprotekta sa mga human rights defender. Ayon kay Lawler, madalang na naiimbestigahan ang mga karahasan at pagpatay laban sa mga defender. Dahil dito, nalalagay anya sa alanganing kalagayan ng kaligtasan ng mga natitirang aktibong human rights community. Inimok din ito ang Philippine government na sumunod sa mga human rights treaty at standard. Noong nakarang buwan, inaprubahan ang House Committee on Human Rights ang panukalang batas para sa kapakanan ng mga human rights defender. Hataw Balita. Itinuturing na isang uri ng psychological violence sa mga kababaihan at mga batang pangangaliwa ng isang ama. Sa ilalim ito ng Republic Act 9262 on Violence Against Women and Children o BAO-C Act, ito ang binigyang diin ng Korte Suprema matapos pagtibayin ang hatol na pagkakakulong ng hanggang 8 taon at multang 100,000 pesos sa isang lalaki na nakisama at nakabuntis ng isang babae habang nagtatrabaho sa abroad ang kanyang misis. Ayon sa Supreme Court, nagdulot ng labis na sama ng kalooban, hindi lamang si misis kundi pati sa kanilang anak na babae ang ginawang pag-abandona ng lalaki sa kanyang mag-ina. Kitang-kita ayon sa korte ang dinanas na trauma ng bata sa paghagulgol nito sa korte habang ikinukwento ang pangangaliwa ng kanyang tatay. Ayon sa bata, labis siyang nasaktan dahil may iba ng pamilya at kinakasama ang kanyang ama. Hataw Balita. May 30 araw o 1 buwan na lang ang mga SIM user para iparehistro ang kanilang SIM bago ang deadline sa April 26. Sa kabila nito, mababa pa rin ang bilang ng mga nairirehistrong SIM ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa kagawaran, mula ito sa 170 million active SIM cards sa buong bansa, nasa 45 million pa lang o 27.12% ang nairirehistro. Panawagan ng DICT sa mga SIM user, register na ang mga SIM cards bago pa ito ma-deactivate. Para makapagparehistro, bisitahin ang mga website na inyong makikita sa screen, depende sa network ng inyong SIM. Hataw Balita.
Hoy, abiso po sa ating mga motorista, kung kaya pa ay bukas na ho kayo magpakarga dahil may rollback pong muli sa presyo ng produktong petrolyo bukas, March 28. 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro ang tinatayang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 70 centavos hanggang 1 peso naman ang inaasahang rollback sa gasolina, habang 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang bawas presyo sa kerosene. Ayon sa mga oil company, pumagsak ang presyo ng petrolyo dahil sa pinangangambahang global recession o paghina ng ekonomiya sa buong mundo, pati na rin ang pagsasara ng malalaking bangko sa Estados Unidos at Europa. At sa ating ulat, panahon sa kasalukuyan po, patuloy na umiira lang easterly o ang may init na hangin mula sa dagat Pasipiko. Ito'y nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, mataas ang tsansa na makararanas ng generally fair weather ang buong kapuluan, kung saan magiging mainit at ang maalinsangan ng panahon, lalo na sa tanghali. Gayunman, may tsansa pa rin ng pagkakaroon ng isolated rain shower o thunderstorm dulot ng easterly sa ilang mga lugar, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At magandang balita, wala pa rin po tayong minomonitor ay inaasahan na bagyo LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Asahan po ngayong araw sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa lawag ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao mula 24 hanggang 35 degrees Celsius, sa Baguio City naman mula 17 to 26 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 24 to 35 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 22 to 32 degrees Celsius, at sa Legazpi City mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 34 degrees Celsius, 25 to 31 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, sa Iloilo 27 to 33 degrees Celsius, 25 to 34 sa Davao City area, at sa Zamboanga mula 27 hanggang 35 degrees Celsius. Magandang balita, dahil sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, malayang makapapalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 5:57 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakakapagbigay na ng mahigit 95 million pesos na halaga ng assistance ang pamahalaan at non-government organization sa mga residente na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, kabilang dito ang donasyon ng USAID Philippines para sanayin ang mga mangingisdang nawala ng trabaho na maging citizen scientist. Sila ang magsasagawa ng coastal habitat assessments sa lalawigan. Samantala, ayon kay Department of National Defense Senior Undersecretary Cardito Galvez Jr., aabot sa 10,206 liters ng oil waste at oily water at 72,643 kilos ng oil contaminated debris ang nakolekta sa shoreline cleanup operations. Hataw Balita. Patuloy ang imbestigasyon ng Department of Education o DepEd sa pangunahing sanhi o posibleng kapabayaan na nangyari sa ginanap na fire drill kung saan dinala sa ospital ang mahigit 100 estudyante dahil sa hilo at dehydration dulot ng init ng panahon sa Gulod National High School Mamated Extension noong nakaraang linggo.
Siniguro ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa na bibigyan nila ng pansin ang insidente at aalamin din anya ng kagawaran kung kailangang i-revise o i-update ang guidelines ng DepEd para sa disaster drill sa mga eskwelahan sa bansa. Pakinggan po natin ang tagapagsalita ng DepEd na si Attorney Michael Poa. Primary concern natin sa ngayon is yung syempre yung welfare po at yung condition ng mga learners that were affected. Pero suriin po natin yung nangyaring insidente. We will make inquiries on the matter in coordination of course with the regional office, the SDO and the school itself para po malaman din natin how we can improve itong mga conduct ng ating mga drills going forward para po hindi na maulit yung ganitong insidente. Ayon kay Cabuyao City Mayor Dennis Hain, ilang beses na niyang hindi nakikipag-usap ang paaralan sa lokal na pamahalaan o sa kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO bago isagawa ang kanilang fire drill. Pakinggan po natin si Cabuyao City Mayor Dennis Hain. Ang basihan po ng kanilang pagkakandak ng drill ay ang memorandum po ng DepEd na sila inaatasa na magkandak ng drill. Na ang interpretasyon po nila ay sundin agad na kahit hindi ho nagko-coordinate sa barangay, sa CDRRMO o sa City Hall, dalawang beses na po nila itong nagagawa. Magsasagawa na rin ang sariling investigasyon ng Department of Health o DOH tungkol sa nangyaring fire drill. Muli na bang ibinalik ng Gulod National High School mamatid extension ng kanilang klase ngayong Lunes? Hataw Balita. Pinumpirma ng Albeo Ironman 70.3 organizers na isang kalahok ang nasawi sa Ironman 70.3 race sa Davao City kahapon March 26. Ayon sa mga organizer, nangailangan ng atensyong medikal ang nasabing participant sa swimming portion ng paligsahan at nadala pa sa ospital pero binawian din ito ng buhay. Nagpabot naman ang pakikiramat ay ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa naiwang pamilya ng nasawing atleta. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng Philippine National Police laban sa mga suspect sa pagpatay sa Chief of Police ng San Miguel, Bulacan sa engkwentro nitong Sabado. Higit 1,000,000 piso naman ang pabuya na inilaan ng mga otoridad sa makapagtuturo sa suspect. Si Nestor Torres, sumahataw. Hataw Balita. Alas 6 ng gabi nitong Sabado, March 25, nang mapatay sa engkwentro sa barangay San Juan, San Miguel, Bulacan, si Police Lieutenant Colonel Marlon Serna, ang Chief of Police ng San Miguel PNP. Ayon kay Police Corporal Alan Renz Balmadrid, investigador ng kaso, nasawi ang Chief of Police na respondihan nila ang naganap na robbery hold-up sa naturang bayan. Nang maabutan ang mga suspect, agad ng laban ang mga ito sa mga pulis doon na tinamaan sa ulo ng caliber 40 ang hepe ng San Miguel. Dead on arrival na rin ito nang isugod sa Emmanuel Hospital sa San Miguel. Samantala, ang kasama naman ito na driver ay nagtamo ng bala sa paa. Batay sa nakalap na impormasyon ng Philippine National Police o PNP, ang mga suspect ay may kasanayan na sa robbery holdup. May dala umano ang mga ito na baril at pawang mga nakabonit pa. Hindi po masyado nakalapit yung mga suspect dahil bigla na lang din po na sila ay nagkaputuan. Nakakita doon sa pangyayari sa dalawang motor po yun. Hindi po exact na sinabi nila na yun ay magkakaangkas. Pero dalawang motor po yung nagdaan noong panahon ng insidente po na yun. Sa ngayon ay hindi pa nila matukoy kung ilan talaga ang bilang ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Samantala, sa sino mang makapagtuturo sa mga salarin ay pagkakalooban ng reward na 1.2 million pesos. Ang naturang pabuya ay mula sa Department of Interior and Local Government, Bulacan Provincial Government at PNP Region 3. Nakatakdang iburol ang mga labi ng hepe sa Sitio Pitunggatang, Barangay Solidad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita!
Oy, abiso po sa mga customer ng Manila Water sa Antipolo City. Baka kasama po ang inyong lugar sa 6 na barangay na pansamantalang mawawala ng supply ng tubig simula alas 9 ng gabi bukas March 28 hanggang alas 7 ng umaga sa Miyerkules March 29. Kabilang sa 6 na barangay ang Barangay De La Paz, Bagong Nayon, San Luis, San Isidro, San Juan at Inarawan. Ayon sa Manila Water, ang temporary water service interruption ay upang bigyang daan ang pagsasaayos sa mga leakage sa Langhaya Bridge sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Inarawan. Abiso nito sa mga maapektuhang customers mag-imbak ng sapat na tubig bago ang temporary water service interruption. Hataw Balita. At para naman sa mga ngayon lang nakatune in, no? Bukas meron pong rollback sa mga produkto ng petroleum products. Kaya pwede pong yung iba makakapagpigil pa na magpakarga ngayon, redundantly. Pwede silang bukas na magpakarga para at least ay maka-menos-menos. Ayan. At sa atin namang shout-out, binabati po natin ang happy birthday si Joseph Andrew, a.k.a. Rodrigo Alabarca, Elena Yang, suki natin mula dyan sa Sinfung, Taiwan, Syra Santilla mula po sa Lapu-Lapu City, Cebu, Amelia Rogas Cagascas from Dasmariñas City, Cavite, Mike Repolona from Cavite Central District. Binabati ko din si Kuyang Ed Amoroso, suki din natin yan. At si Brad Aldo Pancho ng lokal ng San Lorenzo. At sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din, shoutout po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang gabi na po, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, ang opening po ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 34, Talatang 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 27 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.